I-share ko lang po itong recently na-discover kong isang pest sa ating mga Mayana. Isa po siyang klase ng leafhoppers. So yan, na-discover ko lang nung napansin kong nagkukulot-kulot o parang nagsishrink yung dahon ng Mayana, although hindi naman kasi siya dapat na ganun yung dahon. So yan, tiningnan ko ng malapitan, nakita ko nga yung napakaraming leafhoppers na yan. Although hindi ko sure kung leafhoppers talaga, pero similar na similar. So tingin ko nga leafhoppers yan, isang type ng leafhoppers. So ang itsura po niyan ay ganito sa close up. White type leafhoppers, kasi maraming klase ng leafhoppers yan eh. Ito yung puti. At mabilis din kumilos yan minsan. Although hindi naman nakakalipad-lipad leafhoppers, na tumatalon konti, mga ganun yung ginagawa niya. Sinisip-sip nila yung juices ng ating Mayana. So yun yung nagiging dahilan ng pag-shrink ng dahon niya, nangungulubot. So tingnan po natin yan sa ating Mayana, and pwede nating i-remove manually or gamit tayo ng insecticide. Ayan na po, after 3 weeks naka-recover din yung Mayana natin. So napakatagal po ng recovery. So 3 weeks, ayan, sipin natin ang tagal maka-recover ng nasira nung pest na yon. Pero ayan, tingnan natin ngayon. Maganda na ulit siya. Makita po natin, ito yung dahon niya noon, yung nasa taas, yung dalawa. Yan yung mga nagkulot-kulot na dahon niya. Pero yan na po yung mga bago. So ayan, maganda na ulit. Green na, hindi tulad na naninilaw, and talagang parang ayaw ng mabuhay. So yan po, dapat po observe natin yung mga Mayanas natin, kasi maraming klase din ng bugs. Meron pa yung parang black na parang aphids. And napansin ko din sa isang lettuce Mayana, meron siyang leaf folder, may worm siya. Para nakikita ko lang yun sa lettuce Mayana. So yan po, mga kasama nating plant growers, observe natin yung mga Mayanas natin para mag-get rid natin ang mga pests na to.